Hi guys, welcome back sa aking channel. So ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-wirings ng digital voltmeter with ammeter. So nabili ko kasi ito online. Wala siyang kasamang diagram. So nakabalot lang siya ng plastic. Tapos ito, nakatanggal yung mga wires niya. So madali lang naman to guys. Yan, sasalpak mo lang yung dalawang wire na yan dyan sa clip. Tapos, yun na. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ba yung pag-wirings nito. Kung napapansin nyo guys, meron siyang nakahiwalay na dalawang malaking wire na red and black. Tapos merong nakaseparate din na maliliit na wire na kulay red, black and yellow. So dito ko siya papaganahin sa ginawa kong battery bank, which is 3S 2P. So yun guys, yung maliliit na wire na to, yung red and yellow, papagsamahin nyo lang yan, yung red and yellow, yung maliit na wire ha, hindi yung malaking wire, red and yellow, yan yung magiging positive natin. So pagsamahin nyo lang yan, tapos ihinang natin muna. Ilang natin dito sa positive ng ating battery bank. Pagkatapos nyan guys, kunin na naman natin itong dalawang block na malaki at maliit. Pagsamahin ulit natin yan. Tapos ihinang natin doon sa negative ng ating battery bank. So yan, pagsamahin lang natin. Tapos hinang natin doon sa negative ng battery bank. Yan na yung magiging negative natin. So kung napapansin nyo, umilaw siya. Nagkaroon siya ng supply. Yan. Kaso natanggal yung ano, yung kulay dilaw natin. Hindi magaganda yung pagkakahinang. Naputol siya. So ikabit ko lang ulit. Yun, kung napansin nyo, nung naikabit ko yung yellow wire, nagkaroon na ng reading yung aking voltmeter na 11.6 volts. So ibig sabihin lang yan, mayroon pang 11.6 volts na charge itong battery bank. Tapos yung natirang red wire guys na malaki, papunta yan dun sa ating load. So yan, meron ako ditong cigarette socket. Tapos meron akong 5 volts charger, isasaksak mo lang yun dyan. Tapos yung output nyan, 5 volts DC na, papunta dun sa ating cellphone. So dito sa ating cigarette socket, itong sa gitna, ito yung magiging positive, tapos yung sa gilid, yan yung magiging negative. So, i-wirings lang natin. So, yung positive guys, dito natin kukunin sa ating battery bank. Yan. Dito natin ihinang. Tapos yung red na malaki, hindi siya positive ah. Baka kasi malito kayo. Yan yung ating magiging negative. Yan, nahinang ko na. So, double check lang natin. Yung sa gitna, yan yung positive natin. Tapos yung sa gilid naman, yun yung negative natin. So, huwag kayong malilito guys ha. Yung pula na nasa gilid, negative ng ating load yun. Mas maganda kung dudugtungan natin siya ng black wire para pag nag-install tayo, hindi tayo malito. Kasi yung kalimitan, yung black, ay negative, tapos yung red naman, yun yung positive. Yan, ilagay ko na itong aking charger. Pagkalagayin ko ng aking charger, kung napansin nyo, umilaw na itong aking charger, pero wala pang na-read dun sa ating ammeter. Kasi nga guys,
saka lang yan magkaka-reading kapag may load na itong ating charger. So, susubukan ko dito yung aking cellphone i-charge kung mag-read na yung ating amp meter. Testing natin. So, pagkasaksa ko ng charger guys, kung meron siyang na-read na 0.59 milliamp. So, halos kalahati ng 1 amp. So, bakit hindi 1 amp? Kasi nga guys, full itong aking cellphone, kaya yan yung reading niya. Pero kung halos lobat yung ating cellphone, mag-read na ng 1 amp. Kaya yung na-read niya ngayon ay halos kalahati, 0.57 milliamp lang. So yan, kung napansin nyo, nag-charge siya 53%, so kalahati yung ating battery doon sa ating cellphone. So hanggang dito na lang ating video guys. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan naman kayo sa ating bagong tutorial ngayong araw. So huwag nyo kakalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. Meron din pala akong Facebook page, Technician101 din. So paki-follow na lang din. Thank you guys.